Magandang gabi po, Kamisteryo. Hello po sa'yo. First time ko pong magkwento o magpadala ng kwento. Kaya di po ako gaanong marunong kung ano ang magandang panimula. Ikaw na po ang bahala na mag-ayos pag may nakita po kayong mali sa mga letra o pagkakasalaysay ko. Ako nga po pala si Leia at taga Bulacan po ako. Ganito po kasi yun, Kamisteryo. Nung nanganak po ako sa panganay kong anak at namili po kami ng mga kailangan ng baby ko noon, kasama po dun dapat ang baby crib. Pero napagkasunduan namin ni Mister na kapag tumungtong na lang si baby ng 7 o 8 buwan, saka na lang namin ito ibibili. Tapos lumipas na nga ang mga panahon at Nag-7 months na nga po si baby nung taong 2000. Sabi ko sa mister ko, yung mura lang, kung pwede nga kung sa mga surplus o mga antique shop or ukayan. Kung may makita siyang mura-mura at talaga namang maayos pa eh, kunin niya na kaagad. Para naman medyo makatipid rin kami. Hindi naman po sa tinitipid namin yung baby namin. Pero nagiging wais lang kami dahil talaga namang mahirap kitain ng pera sa mga panahon na yon. Hindi nga naglaon at nakakita nga po ang mister ko ng mura at magandang crib na nabili daw niya sa parang ukayan daw ng mga gamit at halo-halo ito, mga damit at mga gamit sa bahay. Kulay itim ito, kaya naman hindi halata kung meron mang dumi. Sa sobrang excited ko eh, pinalinisan at pinapunasan ko na ito sa mister ko. Dahil mukhang malinis din naman ito at wala talagang kamantsa-mantsa. At makalipas nga ang 1 oras nang hiniga ko doon si baby eh, bigla siyang umiyak ng malakas na akala mo eh, nasaktan. Hindi ko naman pinansin yon kasi ang isip ko eh baka na naginip lang, kaya naman pinatulog ko na lang ulit si baby. At nung makatulog na ulit si baby, maya maya ay hinawakan ko ito nang mapakiramdaman ko na medyo mainit ang katawan nito. Kaya naman agad-agad ko siyang kinuhanan ng temperatura. At laking gulat ko nga, Kamisteryo, na nasa 38.5 degrees Celsius ang temperatura ni baby. Kaya naman agad ko itong pinainom ng karampatang gamot na para sa kanya. At hindi ko muna siya inihiga sa crib niya. Itinabi ko muna siya malapit sa akin para naman mas nababantayan ko yung baby ko. Bumaba naman agad ang lagnat at kinabukasan eh okay na siya. Lumipas ang maghapon na okay naman siya. Kinagabihan nga ay inilapag ko na siya ulit doon sa crib para doon muna siya maglaro dahil mag-aasikaso ako ng hapagkainan. Eh bigla na naman siyang umiyak, Kamisteryo. At nakita ko itong nanginginig na di ko maintindihan. Baka nakagat ng insekto. Di ko mawari, basta iba yung itsura niya. Pinatahan ko muna siya at dahil nga kasama ko naman sa bahay ang biyenan ko eh, pinakarga ko muna sa kanya at bumalik ako sa paghahain ng pagkain. Nagulat ako nang biglang napasigaw ang biyenan ko ng, ano to? Nakita ko na nakatingin siya sa likod ni baby. Agad akong pumunta sa kinaroroonan nila at nabigla ako sa nakita ko sa likod ng anak ko na may malalaking tipak ng pantal. Kaya naman nilagyan ko agad ito ng ointment para sa mga pantal. Sa pag-aakalang, simpleng pantal lang ito. Maya-maya pa nga, Kamisteryo, ay nilagnat na naman ang anak ko. Di ko muna siya ulit inilagay dun sa crib at gumaling na naman siya. Ito na, Kamisteryo. Ito na yung hindi ko makakalimutang nangyari sa anak ko nung 3 beses na nagkasakit siya. May mga pasa na siya
na parang may mga korting maliliit na daliri sa mga braso at binti niya. Naipinagtaka ko. Di ko naman pinanggigilan ng anak ko para magkapasa ng ganun. Kaya sabi ng binan ko ipatawas daw namin si baby. At ginawa nga namin yun ni Mister. Pumunta kami sa pinakamalapit at pinakamagaling na albularyo sa amin. Noong nandun na nga kami sa albularyo, Sir Kamisteryo, ang sabi nito marahil ay may natutuwa daw sa anak ko at nilalaro ang bata. Natanong din kami, Kamisteryo, ng albularyo kung meron daw bang pangontra man lang si baby sa usog o mga elemento. Ang sabi ko naman ay wala, kasi di rin naman ako naniniwala sa mga ganon. Sabi ng albularyo kaya naman pala lapitin ng anak mo ng mga elemento. Ang sabi ko naman mula pagkabata pa naman sa bahay na po ako nakatira at wala naman po akong naranasan na kakaiba. Maaaring nagpapasok kayo ng bagay na may karga dito o may kasamang elemento. Sagot naman ng albularyo sa akin. At dun ko na nga naisip, Kamisteryo, na yung crib lang naman ang bago sa bahay namin bago nangyari yun. Kaya nasabi ko sa albularyo na yung crib po, bagong bilyon pero galing sa ukayan. Nilinisan nyo ba yun? Kinonsagra o ginamit nyo agad? Tanong ng albularyo sa akin. Sagot ka naman nilinisan naman po. Nang may sabon pa nga Tapos pinunasan. Tapos ginamit na po namin kasi malinis naman na po ito. At siguradong wala namang insekto. Dahil dinouble check naman po ng mister ko yun. Kaya naman ang sagot ng albularyo sa amin ay, nako, dapat nililinis nyo muna ng maayos. At nilinis nyo ng tubig at asin ang crib. Hindi basta-bastang tubig na may sabon. Dahil ang tubig na may asin ay nakakaalis ng kung ano man ang nakakapit dito. O siya, ito ang pangontra. Ikabit mo lagi ito sa anak mo ha. Sabay abot sa akin ng isang parang tinahing tela na pula. Tapos may kung ano mang mga laman ito sa loob. Kinuha ko naman agad. At sa crib naman, linisin nyo ng tubig na may asin. At itong langis ihaplas ninyo sa bata at bumalik kayo sa akin kapag hindi pa rin gumaling ang bata. Pagbalik nga namin, Kamisteryo, sa bahay, ginawa agad ng mister ko yung sinabi ng albularyo tungkol doon sa crib. At ako naman ay kinabit ko yung pangontra sa usog at hinaplasan ng langis ang baby ko. Mga isang oras ang lumipas. Unti-unting nawawala na yung pananamlay ni baby at nawala na rin ang lagnat nito. At kinabukasan nga ay nawala na rin ang mga pasa. Nung matuyo nga yung crib, Kamisteryo, sinubukan ulit namin at pinagmasdan si baby kung may mangyayari pa bang kakaiba dito. Siyempre hindi naman namin nire-risk yung bata pero alam naman namin kasi na nandun lang din kami sa paligid at nakatingin sa kanya. At ayun nga, Kamisteryo, naging okay naman na si baby. Masaya na itong naglalaro dun sa crib. May mga time pa nga na napakahimbing ng tulog nito doon. Hindi katulad nung mga unang nangyari na bigla na lang itong papalahaw ng malakas na iyak at nagkakaroon ng mga kung ano-ano sa balat nito. Pasensya na po, Kamisteryo, kung hindi man po gaanong nakakatakot ang kwentong ito at hindi natin nalaman kung anong klaseng elemento yung meron doon sa crib. Pero ang natitiyak ko, maliit na elemento ito. Dahil nga sa mga nakita naming pasa sa mga braso at binti ni baby, nahugis
maliliit na daliri. Sana po ay mapili ninyo ang kwento kong ito. Salamat po in advance. Sa Kakamisteryo, keep fighting lang po. Huwag po kayong makikinig sa mga bashers. Inggit lang po siguro sila kasi magaling din po kasi kayong narrator. Muli, salamat po ulit. Yun. Thank you po, Ma'am Leia, sa nakaka-inspire na message nyo sa huli. At maraming salamat din po sa pagtitiwala na mag-send sa akin ng karanasan ninyo. Okay, mga kamisteryo, reminder nga rin pala, meron po tayong membership dito sa ating channel. So yung mga interesado po at solid kamisteryo na gustong matawag na kamisterific maharligans, pakisuyo lamang po na tignan nyo po yung ating mga perks dito sa ating channel. At kapag nagustuhan nyo po yung mga perks na yun, sana po ay huwag po kayong magdalawang isip na sumali at maging miyembro ng ating channel at matawag na Kamisterific Maharligans. Okay, mga kamisteryo, huwag na po nating patagalin pa at dumako na tayo sa ating lingguhang shoutout session. Shoutout po kay Killer Clown Tagalog Horror Stories. So, kapatid na horror narrator po ito, mga kamisteryos. And check nyo rin po yung kanyang channel. At pag nagustuhan nyo yung kanyang mga content, ay huwag po kayong mag-atubiling mag-subscribe. At hit nyo na rin po yung notification bell para po mas maging updated po kayo sa mga more upcoming videos niya. Again, Killer Clown Tagalog Horror Stories. And then, kay Ma'am Young's Life, pa-shoutout po ako, kamisteryo, at pa-flex po ng channel ko. So, ito-type nyo lang po is Young's Life. Y-H-A-N-G apostrophe S Life. Yung content po ni Ma'am Young is all about living in Japan and everyday life as a wife of Japanese daw po. So, visit nyo lang po ulit once again, Young's Life, Y-H-A-N-G apostrophe S Life. So, yan mga kamisteryo, mukhang dalawa lang yung nagre-request ng pa-shoutout na nag-comment dun sa ating post sa community. Once again, please, kapag ka po nag-post ako sa community at gusto nyo pong mag-request ng shoutout, dun nyo na lang po i-comment na magpapa-shoutout kayo para isang basahan na lang po. Mahirap po kasi na hanapin isa-isa sa mga videos kung saan po at kung sino po yung mga gusto magpa-shoutout. Kasi sa dami po ng mga nagko-comment, natatabunan po yun. Kaya sorry po kapag ka may mga hindi na siya shoutout. At saka, guys, mga kamisteryos, ayoko na rin mag-shoutout basta-basta ng mga subscribers or mga nagko-comment kasi minsan baka ayaw nilang magpa-shoutout. Mahirap naman, diba? So, ang shoutout na lang natin ay ang ating mga kapatid na horror narrators. So, guys, yung mga babanggitin ko, visit nyo rin tong mga channel nila. Kakila Kilabot Stories. So, subscribe kayo dyan, guys. Pinoy Nightmare Stories. Tiktilaok Stories. Ben Jose, B-E-N-N Jose. Riknum, R-I-K-N-U-M. Riknum. Multo, P-H. Incognito Stories. Saka guys, eto pala, type nyo tong A-R-E-S. Oo, Ares, parang ganun. Or Ares yung pangalan niya. A-R-E-S. So, narrator din ito ng horror, pero English siya, then may animation. Pero short clip lang, masyadong short talaga, kaya ang advice ko nga sa kanya is gumawa siya ng at least longer than 8 minutes. Kasi maganda eh, maganda sana eh. Tapos mukhang dalawa pa lang na videos yata yung na-upload niya. At hindi niya man sinasabi na ipapromote yung channel niya, pero gusto kong ipromote. So, yun guys.
A-R-E-S, Ares. So hanggang dito na lang muna tayo, mga kamisteryos, at yung mga nabanggit ko na ating mga kapatid na horror narrators. So yun guys, visit nyo sila. So hanggang dyan lang muna, mga kapatid na horror narrators. At yung mga nabanggit ko na kapatid horror narrators, yun lang yung mga recent na nasa comment na nandito sa notification ko. So once again, maglalagay po ako every time na magkakaroon tayo ng upload ng new story, maglalagay po ako sa community ng post na dun po kayo magpo-post para po sa inyong mga request na pa-shoutout o pa-promote. Hanggang dito na lamang po muna, mga kamisteryos. Maraming salamat po ulit, mga kamisteryos, sa pagtangkilik at pakikinig. At hanggang sa susunod na mga kwento.